Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, mga dabargas ko dyan sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW sa manparig sa mundo. Ngayong araw mga dabargas, gusto ko pong batiin ito pong mga steelman sa construction. Kumusta po kayong lahat dyan mga dabargas at mag-ingat po kayo sa inyong trabaho. Ito na mga dabargas ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw. Lelo Hinolo Ledwaba, nasira ang pangarap after ng laban kay Pacquiao. Alam niyo mga Dabarcats, noon pong June 2001, nakatakda po itong lumaban dito kay Enrique Sanchez, na isa pong Meksikano. Apat na araw po bagong laban mga Dabarcats, nakatanggap po ito ng notice na hindi na raw po makakapunta sa laban itong Meksikanong si Enrique Sanchez dahil na injured po mga Dabarcats. So nagkaroon po ng replacement ang laban. Napili po ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao na makalaban itong si Ledwaba. Alam niyo mga Dabarcad, sinabi po nitong si Ledwaba na wala raw po siyang kaalam-alam dito sa ating pambansang kamao kung sino daw po itong si Manny Pacquiao. Dahil po ng mga panahon na yon, hindi pa puputok ang pangalan ng ating pambansang kamao. So, pinanood po nitong si Ledwaba ang mga past video para magkaroon po siya ng impormasyon. Doon po na-discover niya na ito pong si Manny ay isang kaliwete. So sinabi po nitong si Ledwaba na hindi raw po siya nakaprepare para lumaban sa isang kaliweting boksingero. Pero mga Dabarcads, hindi na siya makaka-atras dahil naka-schedule na po ang laban. Dito po nakataya mga Dabarcads ang kanyang IBF Super Bantamweight Belt. Champion po itong si Ledwaba, mga Dabarcats. So, yun po mga Dabarcats, nagkaroon po siya ng kanting informasyon dahil po sa panonood ng video ng ating pambansang kamao. Pero nung nakalaban niya po ito, sinabi po ni Ledwaba na ibang-iba raw po ang video doon po sa mismong pagkakaharap niya o pagkakasagupan niya rito kay Manny Pacquiao. Siguro po mga Dabarcats, nagulot siya at nasyak doon po sa malalakas na suntok na binitiwan ng ating pambansang kamao. At noon pong second round mga Dabarcads, nabasag po ang ilong nitong si Ledwaba. Kine-claim po niya na ito daw pong pagkakabasag ng kanyang ilong ay sanhi raw po ng headbutt, hindi raw po sa matitinding suntok ng ating pambansang kamao. Pero napanood ko po ang laban na ito mga Dabarcads, talaga pong matitindi po ang binitiwang kaliwa ng ating pambansang kamao dito po sa mukha nitong si Ledwaba. At noong mga sumunod na round po mga Dabarcads, talaga pong pinaulanan ng matitinding suntok nitong si Manny Pacquiao ito pong si Ledwaba. Hanggang noong pong ika-6 round, talaga pong bumagsak na ito at hindi na nakayanan mga Dabarcads. So nanalo po rito ang ating pambansang kamao mga Dabarcads. Ito nga po pala ang kauna-unang laban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa Amerika. Imagine niyo mga Dabarcads, napaka short notice po ito para po sa ating pambansang kamao. Siguro po destined po talaga na maging world champion itong si Manny Pacquiao. Dahil po sa kahit sa maikling notice, napaghandaan niya po itong laban. Hindi po natin masasabing 100% ang kanyang preparasyon, pero naandyan na po ang opportunity, kaya po ginrab niya na po mga Dabarcads. Pagkatapos po ng laban mga Dabarcads, sinabi po nitong si Ledwaba na kung meron daw po siyang enough time, magiging iba raw po ang laban dahil hindi raw po niya napaghandaan itong laban para sa ating pambansang kamao na isang kaliwete. Hindi po niya sinasabi mga Dabarcads na tatalunin niya itong si Manny Pacquiao kung hindi mabibigyan niya raw po ng isang magandang laban. Maaari pong totoo yun mga Dabarcads, kasi po talaga hindi ito ang kanyang makakalaban. Ang pinag-aaralan at pinaghahandaan po nila mga Dabarcads ay ito pong Meksikanong si Enrique Sanchez. Ito pong si Ledwaba ay binansagang hand of stone. Magaling po ito mga Dabarcads at isa pong champion. So sa tingin ko mga Dabarcads, talagang hindi niya lang kinaya itong lakas ng ating pambansang kamao. So mga Dabarcads, bakit po nasira itong pangarap ni Ledwaba? Ang pangako po sa kanya mga Dabarcads, kung sakasakaling tatalunin niya ang ating pambansang kamao, bibigyan po siya ng kontrata ng HBO na kung saan kikita po siya ng mas malaki. At mga Dabarcads, sinabi rin po na kung hindi raw po siya tinalo ng ating pambansang kamao, maaari daw pong sisikat siya ngayon
at marami na pong makakalabang sikat na boksingero. So yan po mga Damarcads, nasira po itong pag-angat ng karir ni Lidwaba dahil doon po sa pagkakatalo sa ating pambansang Kamuho. Sa ngayon po mga Damarcads, bumalik na po at nag-retire na po itong si Lidwaba doon po sa kanyang bansa sa South Africa. Nagtayo na lang po siya ng gym at nagtitrain po ng mga bagong boksingero. So mga Damarcads, naudlot po ang kanyang pangarap pero meron din po sigurong ibang nakalaan para sa kanya. So yan po mga Damarcads, ang gusto ko pong i-share sa inyo ngayong araw. Sa mga Damarcads ko dyan sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW na mataas ang aking respeto, kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like at kung po pwede po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.